nakuha ko na yung pera na aking pong dinisburse mula sa aking account. Ayan, so at ngayon ay nasa BDO ATM para i-withdraw na yung pera na aking dinisburse sa aking account. Okay, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe ka na. Don't forget to click that notification bell para updated ka lagi sa aming mga bagong postings. Nakuha ko na yung pera na aking pong dinisburse simula sa aking account. Uwi muna ako sa bahay. Tara. Ayun, so nakauwi na po ko sa bahay. Galing po sa pag-withdraw ng ating pong earnings sa Sante Barley International sa pamamagitan po ng bank. Okay, so nag-disburse po ako through bank. So ngayon, paano nga ba mag-disburse ng ating mga earnings sa Sante International sa pamamagitan ng Pasko na kami pala, no? Merry Christmas in advance sa mga ating mga classmates. Okay, so paano nga ba mag-disburse ng ating pong mga earnings sa Sante sa pamamagitan ng ating bank accounts. Okay, so ito na po yung tutorial natin. Yun, so ito nga po ang ating gagawin ngayon is magtuturo na naman po tayo ng isang makabuluhang bahagi ng ating paggawa ng business natin sa Sante International. Okay, so ngayon naman po ang gagawin po naman natin is paano mag-disburse ng ating commission simula sa ating Sante account papunta po sa ating mga bank accounts. Okay, kung wala pa po kayong naidadagdag na bank account dito is kung wala pa po kayong naidadagdag na bank account po sa ating mga Sante accounts, mayroon po akong tutorial po. Just click the link below or kung sa mga pop-up dito sa aking video ngayon ang how to add bank account sa ating Sante business accounts. Okay, so ngayon po ang ating pong gagawin is how to withdraw or disburse from our commission to our bank accounts. Okay, so napakadali po no ng ating gagawin. So pupunta lamang po tayo dito po, ayan, pupunta lamang po tayo sa ating tab na my commission. Just click my commission balance. Okay, so lalabas po ngayon yung ating mga earning details. Ito po yung mga bonus natin. Ito po yung labas pa doon po sa ating naging retail income. Okay, so ito yung mga bonus lamang. So, para naman sa tutorial kung paano nagkakaroon ng bonus, just click the link below. Or kung saan man mo papapap dito yung isang tutorial kung paano nagkakaroon ng ating paano nagkakaroon ng mga bonuses dito sa ating account. Okay, so tuloy po tayo. So dito po lalabas po sa ating yung ating account balance summary. Dito po nakalagay yung ating total gross earned. So ibig sabihin yung kabuuang bonuses natin na natanggap dito sa Sante International. At dito din po makikita yung ating total net commission. Ito po yung after ng taxes. At yung total paid commission, kung magkano na po yung ating pong na-withdraw from our Sante business account. At ito po yung mahalaga ngayon para sa ating tutorial, the current balance available. Current available balance. Ito po yung ating, ibig sabihin, available na pera na pwede natin gamitin ngayon, pwede natin i-withdraw para magamit natin. Okay, so paano nga ba to? So, hindi po tayo dapat lalagpas dito po sa ating current available balance. Okay, so yun po yung maximum na pwede nating i-withdraw. So ang gagawin lamang po natin is click request disbursement. And of course, enter the security pin. Ngayon kung wala pa po kayong security pin, meron po akong tutorial. Just click the link below or sa pag-pop up dito sa aking video na to ng paano nga ba mag-assign or mag-request ng PIN. Ito po ay different pa doon sa ating mga password. Okay, so meron pong tutorial na ginawa din dyan para makatulong po sa inyo. Enter the PIN, your security PIN. Just click enter. So gaya nga po ng sinabi ko, ang ating pong gagawin ngayon is disbursement or withdrawal from ating Sante business account papunta doon sa ating bank accounts. Kung wala pa rin kayong bank accounts, may tutorial po ako, click the link below or sa pagpapadito dito sa ating screen.
Ayan, so pwede rin po tayo mag-withdraw ng commission check at saka ng League Wallet Fund. Meron din po akong tutorial kung paano mag-withdraw or mag-disburse ng commission sa pamamagitan ng cheque or League Wallet Fund or yung tinatawag natin na electronic money. Pero sa ngayon, ang ating pong gagawin is bank account. So, click lang po natin yung bank account. At pag-click po natin ng bank account, click next. And lalabas po yung ganito. Okay, ito po. Review mo muna yung mga details. Review nyo po muna yung mga details na rito. Disbursement request processing. Mode, make sure na naka-bank account yan. Okay, so mahalaga yan. Take note mo rin po yung processing fee na nakalagay po dito. Of course, mababawas po yan doon sa total na iyo pong i-withdraw. Okay, so let's proceed. Dito po sa may current balance, ayan. Yan po sa current balance na yan, ibig sabihin niya lang yung maximum na pwede mong i-withdraw or i-disburse papunta doon sa iyong bank account. At yung bank choice po ay kung ano po yung dinagdag mong bank na available ngayon na activated. So kung wala pa po kayong bank account, meron po akong tutorial ulit kung paano po magdagdag ng bank account sa ating mga Sante business account. Okay? So ngayon, i-enter muna po ngayon kung magkano yung amount na gusto mong i-withdraw. If okay na po, just click next. And papasok po tayo dito sa ating disbursement processing. Papasok po tayo dito sa ganitong tab para i-finalize na po. Take note po ulit. Halimbawa po ang ating gustong i-withdraw, disburse dito is 5,377 dahil po sa less pa yung processing fee na 20 pesos, nagiging 5,357 na lamang po ang ating ma-withdraw or ma-disburse. Okay, i-review mo po yung mga details na yan. Review mo lahat ng mga details na yan. Basahin mo. Kapag na-click mo na po yung accept, wag na wag mo mong i-refresh. Baka magkaroon po tayo ng problema. So far, hindi pa naman nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. So, wag na wag mo pong i-refresh. Pag okay na po lahat ang details, click lang ang button na to. Just check. I-check mo lang to. Yung agreement, no? Na tinatanggap mo. Na binasa mo. Ayan. Then, click accept. Okay, click accept. Ayun, so ibig sabihin kompleto na yung ating processing. Disbursement request is complete. Okay, so magkakaroon po tayo ng transaction reference number. I-save mo lang yan for future na maaring pagkagamitan mo nito. At ang maganda nito, tingnan mo, ngayon titingnan natin yung ating balance ngayon. So kanina, meron tayong 5,300 plus. So ngayon, ang ating available balance lang is 0.90 na lang. Okay, so ang ating din pong total paid commission ay madadagdagan. At ang ating pong current available balance is of course, mababawasan. Is sapagkat good as process na po ito, hihintayin na lamang natin po ito na mag-appear sa ating bank account. Ang maganda po dito is instant din, meron din message si Sante sa ating mga emails. Halimbawa ganito, bank disbursement. Dear, yan, sinabi po dyan kung magkano ang iyong disburse at ang iyong net commission. At take note po nitong nakasulat dito kung gaano siya katagal. Ang sabi po dito, bank account within 3 banking days. Okay, so mag-credit siya within 3 banking days. So ngayon, kung halimbawa, umabot na ang 3 banking days, wala pa rin siya, pwede ka na po mag-follow up sa ating customer service, sa ating pong customer service at santebarley.com. Okay, so hintayin na lang po natin siya. Balik na po tayo dito sa ating Sante account and don't forget to log out. Day 2. Ayan, ang maganda lamang po sa Sante, no? Nagbibigay siya ng notice kapag available na o na-transfer na ni Sante sa BDO sa pamamagitan ng League Wallet yung amount na ating in-expect, yung amount na ating dinisburse
or ang ating gustong withdraw from Sante account papunta sa ating mga bank account. So halimbawa ganito, ito po, may message dito si Banco de Oro nagsasabi na meron lang pumasok na certain amount sa aking bank account na nagmula kay Lig Wallet. Ang galing. Okay, so available na po siya sa withdraw. Kaya tara, i-withdraw na po natin siya para magamit na po natin yung ating hard-earned money. Okay, tara na, withdraw na po natin. Nakuha ko na yung pera na aking pong dinisburse mula sa aking account. Thank you. Ay, wag na wag kakalimutan mag-subscribe at saka i-click yung bell notification na yan para sa susunod na mga uploads ko at saka mga other videos ko is manonotify ka kung paano nga ba tayo mag-business pa dito sa Sante International. Okay? Ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng mga bonus na ganon sa inyong mga Sante Barley account.